Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, magkakaroon tayo ng video guys about comparison. Kung paano ba malalaman ang legit na brilliant skin or fake one. Kasi meron may nagtanong sa akin guys sa isa kong video. Though matagal na guys yung brilliant skin videos ko talaga guys, marami pa rin talagang nanonood. And alam ko before, nasabi ko na rin kung paano mo malalaman kung fake ba or legit ang isang brilliant skin user. And since 2019 user na talaga ako ni brilliant skin. So, today may nagtanong or nakaraan lang may nagtanong kung paano daw ba niya malalaman na fake yung brilliant skin na nabili nila, lalong-lalo na pag nasa ibang bansa sila. So, dito kasi guys, marami na rin na nag-fake. So, yung iba siguro hindi alam na dadala sa ibang bansa. And, syempre, nabebenta lang yun sa Facebook lang. So, nagtatanong siya kung paano daw ba niya malalaman kung fake yung brilliant skin na nabili nila. So, ako guys, matagal na akong user na brilliant skin since 2019 nga. And, from time to time din kasi bumibili ako. Tumitigil-tigil, pero gumagamit pa rin ako at binabalik-balikan ko pa rin talaga si brilliant skin. And, ito nga pinakalas ko na nabili, guys. Ito yung pinakalas ko na nabili. And, then, gumawa ko yung review nito kasi bago itong packaging nila. So, ito nakabili ako. And, yung akin lang tritonoy na cream is ubos na talaga siya. Tignan nyo, wala na. Yan. And, dahil user nga ako ni Brilliant Skin, minsan na rin ako, guys, na nakabili ng fake one. Dahil nga, ang presyo ni Brilliant Skin is nagre-range siya sa 250 to 350, guys. Diyan lang talaga yung presyo ni Brilliant Skin na original. So, meron fake one na mas mura doon. Doon mo madidistinguish kung bakit mura ang isang product, lalong-lalo na kay Brilliant Skin. Yun pala ang unang sign na yun is doon mo malalaman na fake siya. Depende na lang siguro kung ang nakuha mong mura na product na yun is promo. Pero kung hindi kasi guys, like kung ganun talaga yung presyo niya, magtaka ka muna kung bakit ganun kamura. So ako guys, since nga user ako ni Brilliant Skin, syempre naghanga din ako ng mura. Akala ko kasi naka-promo lang. So nakadali ako ng fake one. So alam ko nga dati, ginawa ko pa siya ng video. Kaso hindi ko yata natuloy. Tapos na-delete ko na dito sa phone ko yung videos na ginawa ko para dun sa fake one. Kasi grabe guys. So, eto na. Go tayo dun sa kung paano ba malalaman kung fake ang ginagamit mong Brilliant Skin Rejuvenating Set. So, first one is the price. Ang price niya guys, yung range talaga ng presyo ni Brilliant Skin, as I've said, is from 250 to 350. Kung bibili ka sa mga kiosk-kiosk na authorized reseller ni Brilliant Skin or may mga binibentang mga skincare, ang mostly benta nila is 350 talaga. So, last na bili ko dito sa Brilliant Skin ko na rejuvenating set is 350 talaga bili ko. So, dun pa lang is malalaman mo na kung fake or hindi. Then, meron din naman siguro kung mga kiosk na yon is baka fake din, tapos ganun yung benta, diba? So, ayun. Next one is, paano ba malalaman kung fake siya kung same lang naman sila ng price? Next is, the packaging. Iba talaga guys yung packaging ni fake kaysa dun sa new one. Tapos, dito pa guys sa kay bagong Brilliant Skin is, nagbago na yung packaging niya. So, ito siguro, ito yung hindi nila medyo magaya-gaya today kasi nga, mas mura yung fake one na Brilliant Skin. Kaya hindi sila pwedeng mag-add ng katulad nung kay Brilliant Skin ngayon na bagong packaging. Kasi magdadagdag sila syempre ng presyo doon. Tapos syempre packaging na naman yun. So additional na naman gastos doon. So doon na sila nagsistick sa lubang packaging ni Brilliant Skin. So ang nabili ko guys before is kung bakit ko nalaman na fake siya. Unang-una guys is yung sabon. Doon mo talaga manonotice na fake yung nabili mo dahil sa sabon. Ang original Brilliant Skin Rejuvenating Set na kasama dun yung sabon is ma-orange talaga and mabango na ma-orange-orange yung scent ng sabon niya and mabula. Tapos may mararamdaman ka talagang after mong pagsabon sa face mo, may mararamdaman mo parang pagbatak sa face mo. And si Brilliant Skin na fake one is medyo ma-mink-mink ang kanyang sabon. And dun pala sa sabon niya sobrang laki.
tapos mamigming, tapos hindi siya masyadong mabulda and wala siya masyadong amoy na katulad nung sa Brilliant Skin. So, hindi siya madaling matunaw din. Si Brilliant Skin kasi, though hindi naman siya ganun kadali naman as in super daling matunaw katulad ng kay Koji-san. Pero si Brilliant Skin kasi, meron din siya yung parang pagka nabasa mo is mabilis din naman siyang content mag-melt. Pero yung kay Fake One is para siyang, atagal talaga niya matunaw guys. Tapos mamink-mink talaga siya. Tapos habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging pink to reddish na nga yung kulay niya. So, nung pagkagamit ko nun guys, hindi ko na siya tinaduloy. Tapos yung paggamit ko kasi ng original Brilliant Skin na soap is hindi ko talaga ginagamit sa face ko kasi nga mapula, nakakapula siya ng face. Tapos yun, hindi talaga namula guys, kahit na i-rub ko siya sa face ko, hindi ako namumula, hindi ako nakakaramdam ng masakit or mahapde. Yung original kasi guys, sinasabon ko lang siya sa katawan ko kasi nakaka-puti din naman siya, lalo-lalo sa tuhod. Pero nakakapula talaga siya ng balat kasi dun parang nanunood talaga yung ingredients na tapos magbabalat ka. So, ganun. Kaya sa katawan ko lang siya ginagamit kasi super pula siya sa face. Si Fake One, hindi. Though, alam nyo guys, yung packaging ng soap nila tsaka yung mga nakalagay sa mga stickers sa mga ganito nila, parang totoo, parang kopyang kopya. Pero yung luma ang ginagamit nila, yung may babae pa. Tingnan natin dito sa sunblock kung meron pa. Meron pang babae. Wala na sa bagong packaging ni Brilliant Skin, wala na yung girl na parang nakasulat na gano'n tapos may mga... Basta may iba yung ano, iba na talaga ang packaging ni Brilliant Skin ngayon. Voice ako. So, iba na talaga yung packaging ngayon ni Brilliant Skin. And second is, sa sunscreen. Sa sunscreen, guys, wala akong masyadong makompare sa kanila kasi parang pareho lang naman sa sunscreen. Siguro sa sunscreen, nakakuha nila na makopya yung consistency ng product and yung amoy niya. Kaamoy siya. Pero kung katagalan mo siyang gagamitin, mas grabe, sobrang matapang yung amoy ng sunscreen ni Fake kaysa sa original. Meron pa ako dito. Ayan. And yung effect kasi ni Fake One, guys, kapag kinalat mo sa face mo talaga, guys, namumuo-muo siya. Ito hindi eh. Wait lang, tagal natin. Ayan ha. Ayan, parang creamy lang talaga siya ilagay. Hindi siya namumuo-muo. Ayan, si Fake One, guys, nahirapan ako sa pag-apply sa kanya kasi namumuo-muo siya. Ang hirap niyang ikalat sa face. Tapos, ito si original or, yeah, si authentic one is medyo may cooling effect siya na kapag nilagay mo sa face mo, medyo may cooling effect siya and then nakaka-glass skin. Though, si Fake One, yes, nakaka-glass skin din siya, pero kung talagang user ka ni Brilliant Skin, malalaman mo kung fake yung product or hindi. So, alam niyo ba guys, medyo hesitant pa ako kasi nga binili ko yung 170 din yun. Yung ano na yun, ang set na yun, 170 lang yung presyo niya. So, kahit na 170 yun, hesitant pa rin ako na baka hindi naman to fake. So, ginamit ko pa siya mga 2 weeks. So, paggamit ko sa kanya ng 2 weeks is, guys, go naman tayo sa toner. Paano malalaman? Iba talaga guys, yung sa ano naman, si Fake naman, matapang-tapang, pero parang nagagaya niya yung amoy. The problem is that si original kasi guys na Brilliant Skin or ang mga ganitong toner guys kapag ka naarawan o kaya pagka na-expose sa mga mainit na lugar, talagang nagiging iba ang kulay niya, parang nagiging brownish, nagdi-discolor siya, pero that doesn't mean naman na hindi na siya effective pa rin siya, pero nag-iiba ang kulay ng original. Tingnan mo, tingnan natin ang pinaka, kung bagong bili mo to tapos nasa cold ano siya na place or lugar, ang kulay niya talaga is ma-yellow. And ito, dahil matagal na nga sa akin itong mga ilang buwan na to, ginagamit ko siya kapag meron akong pimple kasi sobrang talagang nakakatuyo at nawawala talaga agad yung pimples ko dito. So tingnan nyo guys yung kulay niya dahil matagal na sa akin to, ilang buwan na rin ito sa akin. Ayan, hindi ko alam kung nabibigyan siya ng hustisya ng camera ko. Pero ma-brown na siya guys, tingnan. Kung bago yan, hindi mo siya masyadong makikita. Lalo na pag nasa cotton na siya, medyo clear na siya. Kasi pag dilaw eh. Tapos pag nilagyan mo sa cotton, medyo clear na siya. Pero dahil matagal na ito sa akin, ayan, medyo ma-brown na siya. Ganyan yung original na Brilliant Skin Toner. And
every time mag-apply ka nito, guys, na-apply ko lang to every night. Kasi nga, kapag ka, day and night mo to ilalagay, is ang bilis makapagpabalat. And ngayon, sa new packaging niya, nakalagay na doon na si toner is panggabi na lang talaga nilalagay. Before kasi, day and night siya gagamitin. So, dahil sa maraming nagre-reklamo na grabe nakakasunog, tapos siguro yung iba, lalo na pag first time user, akala talaga nila parang cleanser gamitin itong mga ganitong product. But hindi guys, yung pahid talaga ganyan lang. And yung halos hindi mo siya wala masyadong lakas kapag dinampi mo sa skin mo, ganun-ganun lang. Pabalik, kahit pabalik-balik, okay lang yun. Basta malagyan mo lahat ng face mo. And yung drops niya, guys, alam nyo, dati hindi ako gumagamit talaga ng mga gantong cotton. Pero maganda pala, guys, gumamit ng mga gantong cotton, yung flat na cotton. Kasi kahit na 5 drops lang siya, eh nakakalat mo ng maayos sa skin mo kaysa sa cotton balls. Pero ako, pagka wala akong ganito, mas better kamay na lang kasi 5 drops tapos ikakalat ko lang siya sa face ko ng maayos. Yun, dun yung malalaman ang comparison ni fake tsaka ni original. Dito naman sa cream, ayan, kay cream talaga guys malalaman mo kung fake or tama yung, fake or original yung nabili mong product kasi si original is ayan, wala na kasing laman, so ayan. Pero may mga gili-gili siya yan dahil medyo matagal na to sa akin at medyo mainit dito sa kwarto namin, minsan is natatamaan siya siguro ng init. Ayan, medyo nagba-brown-brown na yung mga tira niyan. Pero don't worry, kasi kahit na yung original na Brilliant Skin na nagba-brown-brown na, hindi ibig sabihin na hindi na siya pwedeng gamitin. Pwedeng-pwede pa rin siyang gamitin, guys, kahit na nagba-brown-brown na siya. Mas gusto ko nga yung ganun, yung nag-discolor na siya. Kasi kahit konti lang, guys, ang ilagay ko, kahit nga mag-spot ko sila ako kung saan lang dun yung meron akong pimple. Ay, pagkagising ko sa umaga, guys, ang ganda talaga ng face ko. Alam mo yung parang glass skin na glass skin, tapos ano siya, natutuyo agad yung aking pimple. Doon sa paggamit ko kay Fake One, dahil nga sabi ko nakagamit ako sa kanya ng 2 weeks din, wala talaga guys effect. So, medyo nagugulat ako kung bakit ganun, wala siyang ka-effect-effect sa kan kahit konting pagbabalat or kahit na mapakinis mo lang niya tingnan yung face ko pagka glass skin. Kaya kasi, dahil nga sobrang tagal na akong gumagamit nito, hindi na talaga ako masyado nagbabalat. Kasi alam ko naman rin kung paano siya gamitin. So, hindi na ako masyado nagbabalat. Pero, alam mo yung may result pa rin nakikita kahit hindi ka masyado nagbalat. Pero, sa kay Fake One, wala ka talaga guys makikita. Ang worst nun is pumangit pa yung skin mo. So, nung 2 weeks na guys na nakita ko na wala talagang pagbabago sa face ko. Tapos, parang nagkakaroon pa ako ng red spots dito sa face ko. Tinigil ko na siya. And, dun ko na pagtanto na fake yung nabili kong product. So, ang ma-advise ko is kung yung alam mo yung presyo ng product is doon nagre-range and nakakita ka ng mura and hesitant ka, magtanong ka kasi makikita mo kasi sa pictures din at saka doon magbasa ka ng mga reviews kung ang paggamit ba nila sa product na yun is original ba siya or hindi. Magtaka ka talaga guys kung sobrang mura ng product tapos alam mo set na siya tapos sobrang mura. So, magtaka ka kung fake ba siya or hindi. And, next tip is, kung alam mong fake ang nabili mo, huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang gamitin. Better na, okay na lang yun. Let go mo na lang ang pera na nabili mo doon sa fake na yun. Kaysa gamitin mo siya. Kasi baka masira pa yung face mo. Lalong-lalo na sa mga nagtatry. Talagang gustong kuminis. Kasi yung may problem sila na like acne or mga pimples sa face nila, kawawa naman. Kaso, let go nyo guys yung mga ganun kasi hindi natin alam kung ano yung mga ingredients na binibili kasi ay or nilalagay nila kasi kinopy lang naman nila yung packaging ng product at hindi naman nila ilalagay doon kung ano talaga ang mga chemicals or mga ingredients na nilagay, totoong nilagay nila or ginamit nila doon sa product. So yun guys, and maging mag-research kayo guys kung ano ba yung kung nagdududa na kayo sa nabili nyo, mag-research kayo kung ano ba yung legit, paano malalaman yung legit or fake bago nyo siya ituloy. So, ayun lang guys. I hope you like this video and I hope na nakatulong to sa inyo kung paano nyo ba madidistinguish yung totoong Brilliant Skin Rejuvenating Set sa fake one. So, ayun lang guys. I hope you like this video and kung gusto nyo pang ma-update guys sa aking mga videos about beauty products or skincare, is mag-subscribe kayo sa aking channel and click nyo yung notification bell kung gusto nyo mo-notify every time meron akong bagong video. So, ayun lang guys. Bye-bye for now.